What's up na naman? Dito tayo sa bagong video. So magko-comment lang tayo sa bagong issue kay Sander Ford. Kasi ito nga post niya. I am part of LGBTQ. Bisexual daw. So hindi natin alam kung totoo. Tingnan natin. Pang isa. Walang masama sa pagiging bakla. Ang masama, mga utak ng tao na kahit hindi mo inaano, madaming panlalait ang masasabi sa'yo. So parang dito sa mga post niya pa lang, inaamin niya na bakla siya. Single. Pwede niya pong lang... Ay! Di ko kaya! Nakakaiyak! Ano ba yan? Maraming nag-comment. Medyo maraming taong nag-comment. So basahin natin yung mga comment nila. So start na tayo. Unang comment. Maniniwala lang ako kapag may lumabas kang sex video yung sinusubo mo yung ano niya. No. Grabe, napaka medyo bastos naman ka. So hindi pa siya naniwala. Next tayo, next. Dinadivert niya lang na bakla siya para makaiwas sa kamanyakan at sa kaso niya. Sa ex-girlfriend ni Marlo, tuluyan mo ng kaso yan. Gumagawa lang yan ng issue ngayon na bakla siya para matabunan ang ginawa niya sa'yo. Tuluyan mo para magtinaw. Dahil natulpo to eh. Natulpo. So yung issue ata na yon, yun ang ano. Kaya parang dinadivert daw para hindi na mapunta sa issue na gano'n. Keso rape, ganyan. So, ewan natin. Kung anong comment nyo, i-comment nyo lang sa baba. Sabay sa... Sander Ford, porket makukulong na, naging bakla bigla. Di baling pag nakulong ka, swerte mo sa preso. Doon, total bakla ka na. Patay ang wet packs mo. So, ayos. Medyo bastos din. Pero nakakatawa siya. So, hindi naman siguro lahat doon sa kulungan na ano yung wet packs ng mga bakla. Ewan din natin. Hype na yan. Daming bashers. Daming feeling perfect. Makahusga kala na nila. Kinakaganda at kinakagwapo mga tao nga naman. Kung ayaw niya sa kanya, edi huwag niyong panoodin. Sa inyo ang problema, wala sa kanya. Hindi siya fan siguro ni Sander Bash. Pero hindi rin siya sangayon sa bashers. So, nasa neutral siya. Maganda yung kanya ang sinabi niya. Hi, Idol Marlo. Kahit ano ka pa, Sander Man o Marlo, support pa rin ako sa'yo. Walang perfectong tao. Lahat tayo nagkakamali. Kaya huwag mong pansinin ang mga taong ma-judgmental. Dahil wala silang karapatan na manghusga dahil hindi nila pera ang ginamit mo. Pang-ayos ng mukha mo at pinaghirapan mo yan. Hayaan mong maubos laway nila sa kapagay. So kahit ganun na nangyari kay Marlo, hindi pa rin siya nawawala ng supporters. So parang sa kanya, keep on fighting. Yan. Oplan, iwas kulong. So yun, marami nito comment ganito. No? So parang para daw makaiwas ng kulong. Hindi ko lang maisip, parang kakaiwas ng kulong yun. No? Pag naging bakla ka ba, mawawala yung kaso. Naniniwala ako kapag nag-gisto or nagkaroon ng skandal. So ito, sinasabi niya yung parang boyfriend niya. Ito. Wow! O gag, kahit ano ka pa, tuloy pa rin ang kaso mo. Masyado mo pinaglulo ko sa sarili mo. So, maraming may galit sa kanya. So hindi ko rin alam, ba't bigla na lang lumutang na bigla niya lang in-announce na bakla siya, sumabay pa dun sa kaso niya. So kaya maraming ganun, conclusion. Yun lang, salamat sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe. Mga comment nyo, i-comment nyo lang sa baba kung ano yung sa sarili niyong opinion. Thank you guys!